Enough. And ako, gusto ko makita ang link ni Ace ko na magpakita na rito sa laban na to for our game number 2. Echo Proud versus Next Play Evos. First pick ngayon ang Echo. Yeah, we have now the first prio. Kasi kanina, Franco was open. So we were talking about Franco na pwede makapag-hold sa isang Fanny. So could maybe now nililimit ng Echo yung tank or yung hold sa side ng Next Play Evos. So makita natin ang first ban din ng Next Play anytime soon. So now 1-1. So it's the 1-1 and the Franco ban ng Echo Proud. So now either you take out Beatrix for Next Play Evos para hindi din ma-open ang damage capability, especially from mid to late game power specs na isang Beatrix. So it's a Valentina. So now kung open ngayon ng Beatrix, either they can either take it or they can take Julian now, but instead the Savior. Well, that's a good answer for Curtain TZ. Kanina early game na talaga nakapagbigay ng global damage spam capability ng isang Savior. So naban ang Julian. So on the first ban ng Next Play Evo, so it's a Valentina and a Julian. So now they could either go for a Beatrix or Beatrix and Terizla. Okay, right on point. So now it's the XP lane na inagaw. Either you pick it or steal pick mo from Echo. So now XP lane na and mark for Next Play Evos. So we are now seeing open a hero such as Esmeralda and Akai, which could also now either pwede maging flex pa to, either pwede na gawing jungle or XP lane. Pero mukhang dito, no, I think no. Hindi na. Sabi ko na nga ba. So now Ling, explain Esmeralda, nagbabalik ang Ling. H2, sabi mo nga, burrito. Eto na, bumalik. H2 ni Ling. Ganun dapat eh, H2 ni Ling. Kasi nabis din natin, no, gumamit ng Ling itong sa H2O. And dito, kung titignan natin, no, in terms of the lineups, pwedeng magtanggal ang Next Play Evos dito. Kasi wala pa nga naman, pwedeng tanggalin ang isang Karina, pwedeng tanggalin dito, or even a Lancelot pick, or Lancelot para dito sa Echo Proud. Yeah. Habang dito naman sa Echo, pwede silang, wala pa rin namang roamer. An Atlas will do, I believe, para dito sa kanilang composition. Kasi ang laki na naman talaga na natutulong ng isang Atlas, no, kung titingnan natin in terms of the control with that ultimate. And yung bilis din kasi ng pag-responde. Pero, Eve, ang priority dito ng Next Play Evos. Okay, so maganda ang space na binibigyan ngayon for the Ling and the Beatrix with the ultimate of an Eve. Especially meron pang penalty zone isang Terizla. There's a lot of AoE controlled setups sa pwede pinag-next play. But for the side of Echo Proud, tinanggal nila ang Natalia. Mainly, they're trying to protect their backline now. Of Marksman, would you pick Clint? Open. Open din ang Popolin Kupa. Open din si Claude. Brody. So, carry Claude is an option. Oh, Brody, so either pick. Oh, okay. So, carry and Ephobius. So, no Marksman for Echo Proud. But this, they're still sticking with Zyda's Fanny dito for Echo. Okay. Double Marksman setup, hindi na rin naman ito bago, no? Maraming best na rin ang tayo nakita. And lalo na sa gantong klase ng composition, siguro ang downside lang nito, siguro the continuous or the DPS damage. Pero again, kung yung early game, pasasabugin nyo kagad with that Fanny, malaking advantage kagad dito para sa side ng Echo Proud. Pero the control coming in from this Ruby, maganda yung pagkakakuha nila that don't run, na pwedeng mahawakan talaga itong isang Fanny na to. Pero again, at dediretso na ata tayo sa laban. O, ito na nga. 2 minutes and 27 seconds na ang nakaraan. Parang nag flashpoint tayo sa nangyari ngayon. Sa lineup ng Echo Proud, we have an Esmeralda, we have a Savior, Akai, and Fanny. Similar picks for Echo, and ang naiba lang, ang Fovius pero na-steal ni H2. Kung retrihan na naman ang usapan, magaling si H2 dito sa retrihan ng Turtle. Dahil dito natin nakikita ang mastery ng Next Play Evos onto the AoE control. Sinamahan pa ni Elpizo at ni Mycophobia. This is now complete the first few minutes of the game. Mukhang nakabawi dito ang Next Play Evos.
magandang simula. Echo Proud, at least kahit papano na shutdown or nakuha nila si H2 sa pagkakataon na yon. First turtle pa lang naman ng ating game and hindi pa ganun ka-significant ang kalamangan ng next play evos dito. Pero the fact na nakukumpleto na ni H2 yung mga ganung klaseng play, malaking tulong yon sa kanilang team. And kung titingnan na natin no, yung priority ng mga items battle dito, especially sa ating position 4, nakakuha na nga kaagad actually si Curtin TC dito ng kanyang COD. Abang sa kabilang panig, pabuo pa lang actually ng first core item itong isang Eve na Selfizo. Yeah. The retry battle is real for Zyda and H2O. Ito yung mga comfort na pinag-uusapan natin kanina, Burrito, for next play EVOS na pwedeng ma-activate ang mga miyembro. Early game, hindi ganun karamangan ng gold, pero dito natin nakikita, it's on to the mid lane and the jungler combo na ginagawa ng next play EVOS. So naka-farm ngayon ng maayos si H2. Sa binibigay na zone and vision ngayon ni Mycophobia, I can say na dito mismo sa control ng pagkuha ng objectives, hindi siya nananakawan now. So mas nagiging coordinated ang kanilang approach ngayon against Echo Proud. Yeah, and actually kung titingnan din natin no, yung side lane matchup against between the Donut and Outplayed, may advantage and disadvantage yung gantong klaseng hero no, again nagamit ni Outplay sa melee damage. Yes, may and sustain pwede siyang pumalag, pero yung first 4 minutes na damage ng isang Beatrix, ito yung kailangan niyang paghandaan. Pero Turtle ang magiging bakbakan. Yung Demonic Force inaika sa H2O na naman ang makakakuha ng Turtle dito, mga kaibigan. Habang may Tempest of Blade siyang ikakasa rito, tamang dash in and out. Primar to the rescue na nga rin with the Demonic Force. Hinahabol pa nga niya itong si H2O sa likod. Pero 2v1 ang magiging kaganapan dito sa gitna as they have taken down this JP. Now on to that H2 retribution battle, tuloy pa rin natin nakikita for next play EVOS. Ngayon nasa meta ang Ling, map coverage now is in favor of next play. Pero gagira dito ang Echo Proud no. Dito sa pagbawi naman pinag-uusapan natin kanina ang matchup ng gold lane. Now si Donut versus Outplay. Dito na nakikita nagiging there's a lot of ways na sinusuportan talaga ang gold lane or sinasamahan ng gold lane rather ng Echo Proud aside ng next play EVOS. So looking out on the items, si James meron na siyang Bloodlust Axe, the core item for Terizla. So there's a lot of chances na pwede mga harass, pwede mga bully in terms of getting that setups. Pero now we're seeing na yung next play EVOS, hindi na sila kayo nag-respond kung saan umiikot ang Fanny. Pero now mukhang may ipit dito sa Mycophobia from Echo Proud. JP finishes the kill, pero that supplements the damage of Zyda. Si Donut mukhang mapapanganib dito, back away, pero that's 3 members up top na pwedeng kunin ng Echo Proud. Pwede na lang mamain to. Actually, JP, pwede na rin siyang pumasok rito. Wala siyang heavy spin, pero kahit ganun pa man, pwede na nilang puntahan. Pero sabi ng mga members sa Echo, huwag tayong sumugal. Ang bilis ng responde rin ng next play Evo. Maganda sa kanilang parte. Pero sa ngayon, less than 8 seconds bago mabuhay yung ating turtle. At pipwesto na actually dito ang Echo Proud. Look at that, James. Binibigyan ng vision si H2. Na yung orange ay open pa rin kahit may turtle. So kahit siya hindi ka mag-isa, bot lane, mabasag na rin side ng Echo Proud. Pero this time, sisimula ng next play EVOS ang pag-damage sa turtle. In terms of AOE damage and setup, nandito si Elpizo, nandito din si Mycophobia. So may zoning capability ang next play EVOS na hindi makakalapit ng Echo Proud right now. Katulad nito. Ganda ng ginagawa dito actually ng next play EVOS. Showing away itong mga members ng Echo ngayon. Ang contested turtle ang nakuha ni H2. Sunod-sunod na pagkuha ng objective. And sa ngayon, ang target nila is yung top lane, outplay. Mapipilitan kagad mag-sprint. Pero 3 members, actually 4 members. Nakikita, nag-heavy spin dito. Izo. JP. Ayun, defensive play mula sa Echo Proud. Hindi muna nila binibigay ang Torre. Pero sa mapang, usapang mapa ngayon against next play EVOS, walang mid lane ng Echo Proud.
So this opens up the jungle objectives na meron sa Echo Proud na pwedeng nakawin ni H2. Pero on to the matchup, Curtain Z, mukhang mapanganib H2. Tepos of Blades, pinaba. Diretso kay Curtain Z, secures the kill. Another follow-up. Pero sa likod, si Zyda. Sinusubukan kumuha ng backline entry, pero Dominance Ice. Meron rin si James. Pero ngayon, next play, Eve was clearly winning that team fight. Basag ang mid lane ng Echo Proud. So this is a map coverage level up for next play Evos na magagamit against Echo. Kati. Ang kati. Look at that cable play. Zyda, nararamdaman na rin niya yung shotgun na meron itong si Donut. So, re-respetuhin niya muna yan. Ngayon, nasa 9 minute na tayo na ating game. And in terms of itemization, sets of items ang kinuha na naman ni Zyda dito with the Heft Assist and that Malefic Roar. Habang sa kabilang panig, H2, meron na kagad siya ritong going to 3-core item or pangatlong item niya. Actually, pa-endless battle na rin siya rito. And nabitawan ng maaga yung rearward manipulation rito. So may idea ang Echo Proud na walang reward ang next play Evos ngayon. No, there's a zoning chance na pwedeng hindi magamit next play Evos. May talon mula kay Outplayed, box out, na ginamit dito or ginagawa dito ni JP. Pero nangalahati ang buhay ng Akai ngayon for Echo Proud. So this sets up next play Evos. Now na pwede simula na ang pagpatunog sa Lord na ito. Pero meanwhile, si Trimar, there's always the Astros Eye. Pero tumalo na rin siya dito. Sino makakuha ng Lord? Walang ito ko na si H2. Follow up mula kay Outplayed from the backline entrance. Pero secure pa rin ni H2. Kinuha si Trimar. Plus si James. Nakabawi. Kinuha din si Curtain TZ. It's two man down for Echo Proud. Plus meron pang Lord. Next play Evos. Clearly taking that win. Pero hindi pa katatapos. Kinuha ni Zyda sa taas. Sa pagland mismo ni H2. Habang nagpupush doon ang Echo Proud on the bottom lane. Itutuloy-tuloy nila ito. Actually, pabuhay na rin naman. Mababa yung death timer sa dalawang members ng Echo rito. Pero si JP, nag-aantay rin ng right opportunity. Nandun yung Dawning Light. Ang sakit na ng damage. Look at that. Pero mga tore lang ang punteriya ng next play Evos. Aatras sila. And ang call nila rito, antayan na natin yung Lord. Lord ngayon ay nasa bottom lane. Sinasamahan na next play Evos. Ano kaya magiging target ngayon na Echo Proud? Meanwhile, si Outplayed sa taas ang nagki-clear ng creeps and jungle monsters na pwede hindi makuha ni H2. Pero ngayon, next play Evos, mukhang sisimulan na ang pagbasag sa bottom lane. Si James sa likod, pwede tumalon. Ayan ang real vibration. That's the AoE set. Penalty zone na connects. Ooh. At ito na nga ang next play Evos. Outplayed, sinubukan ang backline entrance pero sinubukan pa rin ibalik or i-deflect ni Zyda ang damage penalty na kaya Nicophobia secures the kill at hindi nga nakalipad doon si Zyda mula mismo sa bottom lane na basag. Next play Evos controlling the map now against Echo Proud. Isa to sa mga magiging alalahanin ngayon ng Echo Proud. Hindi na sila pwedeng lumaban ng 5v5 teamfight kasi butas yung gitna. Lalo na mabilis ang pagbulusok ng mga minions dyan. Ngayon, pressuring again dito sa may top lane. Next play Evos, masasabi ko na kontrolado nila ang nagiging sitwasyon. At kung magpapatuloy ito sa kanilang panig, ay maaaring makuha nila itong laban na ito. Ngayon, tingnan natin yung mga items OSX. On to this match, it's 12 minutes in. Sa nakikita natin, kakuha pa lang ni Outplayed ng Dominance Ice and priority onto the Blade Armor actually and Enchanted Talisman. So may extra ng kunat ngayon si Outplayed na pwedeng pangharas sa backlines para kay Donut na pwedeng ma-separate ang next play Evos damage output as long as they're trying to take or kaya or gusto bawasan ng Echo Proud ang next play Evos because ang backline ngayon or ang backline protection ng next play Evos meron andito si Mikofobia, andito si James na pwedeng sumuporta or pwedeng protectahan kay Donut. So meron na rin siyang Haskloss now, so may added na siyang lifesteal and damage. So if ever mapanganib ang buhay niya, there's a chance na pwedeng tumaas. Well, on a passive scale ng isang Haskloss, once buwabayan, may 50% ang buhay niya, mas tumataas ang lifesteal ng isang Beatrice na kinukomplement dito ng Haskloss. So let's see how will they do this. Pero si JP naman dito, papangadi, bukang heavy spin. Sinusubukang hatiin ng next play Evos. Burito. At ngayon, yung reward manipulation na ilalatag na nga
si JP lang ang naging casualty doon. Pwede na silang tumuloy dito sa level 2 na Lord. Wala yung setup na i-expect with Heaven Spin. And si Outplayed at Dreamer lang ang aasahan nila to soak up the damage na magagaling dito sa next play. Kaya lang I doubt na makahabol sila. Now, uncontested Lord para sa side ng next play, Evos. Now, on to this fight. 14 minutes. Mukhang nagiging maganda ang naging momentum ngayon ni H2. Dito natin nakikita, it's the map coverage na binigay sa pagbasag mismo ng first mid lane tier turret ng Echo Proud. Binuksan ng objectives ang daming na cover ng next play Evos. Pero now, habang nakikita natin may konting bahagya ang freeze lane, pero hindi magiging hadlang to because merong Lord ang next play Evos na pwede na rin diretsuhin ang base ngayon mo dito. Nako, papasok na nga ba sila? Papriority nila yung bottom turret ngayon si James. Nakikipagsabayan sa tatlo. Napakakuna talaga ng Terisla na to. Look at that transition doon sa may top lane. Nandun yung Void Crystal and yung Dawning Light. Nandun na yung penalty zone. Yung river manipulation saktong-sakto rin talaga sa dalawa. Sa tatlo. Tatalon muna sa H2 palayo. Babagsak yung Tori dito sa may bandang itaas. Tutuloy-tuloy na ba ang next play Evos dito? Andun na rin yung Never Spash and Screen of Law yung mga minions. Ngayon, yung Cable Play. Let's see, aabot ba? Nakabili na rin kagad ng mabilis ng immortality itong si Sida. So ready na siya sa bakbakan, pero sabi ng next play Evos, nakuha na natin yung ating mga gusto, so atras na muna tayo at antayin yung mga next objectives. This is the power spikes ng late game capability ng isang Ling at ng isang Beatrix. Meron na ring Divine Glaive si El Pizo. Now we're looking for a possible comeback for Echo Proud. So pwede makapag-set up dito. Well, ang pwede lang makapag-frontline either si JP or si Tremar. Kailangan ni Outplay atakihin ang backline protection ng next play Evos ngayon para makuha ng magandang spot si Zyden na ma-zone out ang isa. Katulad na ginagawa niya ngayon, she just keeps on taking the chance. Kailangan makuha ng window si Outplay or si JP, pero mukhang sinisimula na ang laban ng next play Evos. Ay, napapasok na nga talaga. And yung Tempest of Blade, maikakasa para lang tumaka si Donut dito. 10% yung buhay. Nandun na rin yung Demonic Force. Sinahabol talaga itong si Donut, pero malulusaw siya with the Chunking Play. Ngayon, si Zyda naman ay babawi na rin with 10% sa kanyang buhay. Aatras na nga rin. Meron pang katapot si James dito sa may bandang gitna. Gusto niya sana niyang tapusin, pero magandang execution mula sa Echo Proud. Magandang ma-presence din at napansin niya kagad or napansin kagad ng kanilang team na may pinaplanong masama si James. Oh, on to this fight. Echo Proud, mukhang nakita na nila kung anong pwedeng posibleng paghati sa damage output ng next play Evos now. Si Tremar may reach a backline with the Astaros. Ay, kung i-rinse and repeat lang to, magkakaroon na magandang chance ang Echo Proud to continue to tear down next play Evos defenses. Kahit na merong Mycophobia na pwedeng dumipensa, na merong Hila, kailangan nila ituloy-tuloy because kung hindi, next play Evos will just continue to just go straight to the base now at punin ang Luminous Lord. Nako, medyo mahirap to para sa Echo Proud. Kailangan talaga ng presensya ni JP rito. Nag-aantay siya ng magandang setup, pero alam na H2 and the rest of team next play ang gagawin dito ni JP. Ang ganda naman, saktong-sakto yung kanyang pag-retribution. Nakukuha ng next play Evos dito, yung level 3 na Lord. Ngayon, aatras na muna sila. Hinahabol itong si El Pizo. Si Mycophobia ay aatras na nga rin. Proc yung immortality ng isang Zyda, pero nakuha pa siya, mga kaibigan. Habang si El Pizo na nilatag na yung river manipulation. James and Outplayed, ito na, nararamdaman na nila yung punat na meron itong si Outplayed, pero yung Lord ay nandito sa may bandang gitna. Mukhang kaya pa depensa ngayon ng Echo Proud ang kinuhang Luminous Lord ng next play Evos, pero James with the plays. Mycophobia, ang dami niyang nahuhuli, pero now kaya pa rin itong masustain o kaya pa madepensahan ng Echo Proud ang base na to. Dalawa, kulang ang next play Evos ng isa, pero si James sinusubukan pa rin i-sustain ang damage. Uy. Nakaiwas doon kay Curtain Z. Now, pwedeng mag-reset ngayon ng next play Evos because nakakaramdam sila ngayon ng sakit. Ito na ang late game spike ng Echo Proud. El Pizo
kailangan din niyang ipagpatuloy yung mga gandang pwesto na inilalagay niya or ginagawa niya. That real world manipulation, napakalaki ng impact. No, nahihirapan din ang Echo Proud na makapasok dahil ilan sa mga heroes nila ay nagre-rely din naman sa movement speed. So kung titingnan natin in terms of items dito, almost all of them naman ay lock item na papalit-palit na lang sila ng mga items dito. Pero ang kapansin-pansin talaga ay itong Beatrix na to coming in from Next Play Evo. So, more on damage and sustain ang kanyang pinili. At ngayon, nag-invest na rin siya into a Wind of Nature for added survivability na rin if ever. Kasi mahirap nga naman talagang takasan itong si Zyda pagka kumikable place na to. Up to this time, Echo Proud kailangan na maging mas maingat kung anong kailangan nilang i-target ngayon for Next Play Evos. Kung ma-open ang backline ng Next Play, that's the chance. Pero ngayon, for the map coverage conceal play ng galing Indigo Phobia, may nahila dito isa, pero ngayon may naipit. May iipit sa TV. May nakatakatakatalon, pero si Donut nakuha na rin at naka-deflect ang damage pero ng Next Play Evos. May binihintay, hindi na kakinan ng immortality ni Outplayed. Back away, balik sa base ang Echo Proud ngayon. Medyo napalalim doon si Tremar. With the conceal play na ginawa doon ng Next Play Evos, nagulat sa mismong pag-atake sa top lane. Medyo mataas yung death timer. Nasa 30 seconds pa si Outplayed. Aabot naman sila kung titingnan natin yung respawn time ng Lord Rito. Pero ang target talaga ng Echo ay agawan muna ng resources. Ay, ng Next Play Evos ay agawan muna ng mga resources. Now, heavy spin. Medyo napaaga nga ata pero dahil sa pader. Itong si Ace, look at the dawning light. Di ka pa nga mamatay pero may burning sensation mula doon sa dawning light na yon. Bagsak ang dalawang members dito ng side ng Next Play Evos at ito yung chance nila na kunin itong level 4 na Lord. Oh, Echo Proud right now. Curtain Z. The damage of the Savior nakakaramdam na. Almost naging katiting ang buhay doon ni H2 mula sa Dawning Light. Ang daming nasa spam, ang daming napikil sa side ng Next Play Evos kaya na nabigyan ng space si Zyda na makahinga. And this could mean something for Echo Proud na makakuha ng chance na makabasag ng Torres side ng Next Play Evos. This time, ngayong 20 minutes, kailangan nilang kunin ang pagkakataon na to para makuha ng chance against Next Play Evos. Mababa na yung death timer ng H2. Ang tanong, aabot ba siya? Pero parang hindi na nga ata. Magandang execution para sa Echo. Pinadali talaga nila itong Lord na to at magbabago yung sitwasyon ngayon. Echo Proud, hawak nila yung level 4 na Lord. Hindi lang yan kasi may mga kasama rin yung mga Mega Minions. So makunat, may damage na rin. And of course, kung pag-uusapan natin about sa winning condition, eh tumaas pa rin or tumaas na para sa Echo Proud Rito. Magandang setup lang para kay Curtain Z. And para sa akin, kapag itinuloy-tuloy nila yung gantong klaseng execution, maaari na makuha nila itong laban na to. There's a switch up of items na rin sa side ng Next Play Evos na nakikita natin ngayon. Onto this match, Luminous Lord will be coming in from the top lane. So medyo lumiliit ngayon ang coverage ng Next Play Evos. Kailangan na makakuha ng magandang setup ngayon si Mycophobia at si El Piso. May dagdag slow, may dagdag hook. So kailangan ng element of surprise na pwedeng gawin ni Mycophobia gamit ang Rubina ito. Buwabasag sa taas. Madidepensan pa naman ng Next Play Evos. Will the time be enough para makuha ng set? Because the minions right now is sieging towards the base of Next Play Evos. So nakikita natin, spam una. Katulad yan, look at the damage! Kumoconnect H2 na binibigay ni Curtain Z. Ang sakit! Nakakaramdam tayo doon na. On to this match, kung may kita natin ang items, fully locked in na rin tong Savior na to. So they need to have this defense right now for Next Play Evos na kailangan nila makuha ng pick-off or even ma-reach lang si Curtain Z on the back lines para bawasan ang damage output ng Echo. Tama, position. Ayan ang kailangan muna ngayong alagaan ng Echo Proud. Yes, nadepensaan ng maganda yung level 4 na Lord na yon. Pero itong level 5 na Lord, iibang usapan na. Or panglimang Lord
ibang usapan na mas makunat, mas may damage. And of course, next play Ibos, hindi nila hahayaan na makuha uncontested yan ng Echo Proud. So ready na rin sila rito. And kung titignan natin teams in terms of item, most of them naman ay nag-invest na into an immortality para nga naman if ever na magkaroon ng lugian pagdating sa team fight, eh may another chance pa uli, no, ang kanilang or sila dito, no. Pero sa ngayon, kung titignan natin at kung iisipin mo, no, ang sakit na rin ni Curtain Z. At saka ang ginagawa niya, bago magsimula yung team fight, binabanat niya kagad yung Dawning Light para nga naman, uuwi na muna yung mga members ng next play. Tapos sila, go-go na sila sa objective. Yeah, and right now, makikita natin for next play, ang magiging hila or magiging hook dito ni Mycophobia sa side ng Echo Proud is very crucial na pwedeng i-follow up ni James because that's the window na pwede nilang gamitin for H2 para maka-burst down ng members ng Echo Proud, ng members ng Echo Proud. So this could, every moment will count from now on. 23 minutes in, this is the ultra late game stage. Nagkaroon pa ng agawan sa purple. Uy, na secure din man ni H2. Pero sa side na to, mukhang pumipwesto ang Echo Proud. Hindi muna sila nagtatangkang umuna dito sa Lord na to. Because ayaw now, din muna kasi nila, yeah. Play, next play, naghihintay na magandang pagkakataon pero it's Echo Proud is totally across the map na hindi muna sila nagpapahuli because advantage ng X-Play, advantage ng X-Play ngayon is now never para makuha yung Lord na to. Ngayon, JP, sumisilip na rin siya doon sa Lord and gusto na talaga nga simula ng next play Evos ito. Maganda yung pagpupok ni El Piso, half-felt si JP rito. So medyo bababa yung kumpiyansa niya dito na mag-dive in. And this time, masakit na rin yung damage ng isang donut. So ngayon, reset para dito sa Lord. And maganda decision naman both parties, no, na i-reset muna itong Lord na ito. And tumabaho ng ibang mga objective. For example, this yung mga lanes din. No, actually, H2 and yung lane, yan yung isa sa mga, ano niya, mga signature moves niya, no? Yung mga segue play. The split capability of a lane, ginagamit din ngayon ng next play Evos. Pero ayaw nila kumuha ng Lord. May nakikita tayong Lord dance na paulit-ulit na magre-reset. Because a moment na ito, napaka-crucial for Echo and next play na pwedeng mawalan ng pagkakadaon na makakuha ng comeback. Pero look at that. Oops, si James sa taas. Mukhang nakakakita siya dito. Nakita na si Outplayed. At si Zyda, op, nasustain pa rin ng damage. Pero nakuha, makakuha ba ni Zyda ang kanyang blue? Pero open pa rin. Hindi nakalapit Outplayed. Nababox out dito mga member ng next play Evos. But sa nakikita natin, the split chance ng next play ay pwede mag-add. Pero si James, nanganib ang buhay, konting back away muna tayo dito. Pero dito natin makikita ang Echo is trying to buy time for Zyda para sa Lord na to. Ang lakas din ang loob ni Outplay rito, no? Kasi alam niya na wala rin talagang mag-instant burst sa kanya, no? Yung kunat and yung sustain na meron siya rito, isa sa mga nagiging pananggala ng Echo Proud, eh. And yung parang masasabi natin na somewhat diversion play din, eh, kasi may cutting ng minions, meron din siyang pang pupok dito, and of course, si JP isa rin sa mga nagiging major factor, no? Ang ganda ng pag-check niya ng mga bushes dito, and talagang iniingatan niya yung kanyang mga heroes or yung mga heroes din na meron ng Echo, especially si Curtain C at itong si Zyda. Ngayon, may poke na naman doon sa may gitna and yung Lord ay hahatakin ng Echo, pero I doubt na ituloy nila yung reset ulit ang itinawag ng magkabilang panig. Hindi muna sila nagtatangka ngayon na kumuha ng objective na to. Dahil pwedeng isang pagkakamali either from Echo or next play could mean the world to end the game. Pero ngayon makita natin ang freeze lane sa lahat ng lanes ngayon. Pinapalabas nila ang Echo Proud na tumangkang makipag-contest sa Lord na to. Ito yung mga moments na abangan na natin ang Retri Battle. Ito na yung mga moments na abangan na natin kung paano nila mapipick off dito si Zyda, paano makahold yung Mycophobia. Pero ngayon ang laban, mukhang sinisimulang dahan-dahang ipoke dito si Outplayed. Pero right now, ang taas ng capability na ngayon to bully or box out members of next play Evos na talagang
ang coverage. Naku, nahuli na nga. Kick-off dito sa El Piso, Burrito. Naku, delikado ata ang next play rito. Pero maganda rin naman yung ginawa nila noon. Even though na napatay itong si El Piso doon sa may bottom lane, na-control naman nila na matulak yung gitna at yung taas. So kung oras man ang pag-uusapan at ang taas ng death timer dito actually ni El Piso, so magbaburn uli ang next play Evos dito ng oras kasi sobrang kailangan nila ng river manipulation yon. Pero ito yung magiging target nila si James. Kalahati yung buhay niya rito. Hinahabol niya ang play. Pero look at that cable Zyda play. At naku po, merong neighbor's passion. Ang ganda Zyda na kapitas ni JP rito. And yung immortality na pop. Wala na nga. Ito na. And this time, si Zyda naman yung mahuhuli ni H2O. So may palitan dito ng kamatayan. 70 seconds in counting para dito kay Zyda. Pwedeng opportunity to para sa kanila na kumuha ng Lord. O pwede muna nilang kontrolin yung lane kasi masyadong matagal tong death timer na to, ha? Oh, now on to 56 seconds. Next play, Evos. Ngayon ang may advantage para simula na ang Lord na to. Pero Echo, on to these seconds, nanganganib ang kanilang chance na makakuha ng objective at push sa side ng next play, Evos. Now, next play, hindi muna nila sinisimula ng pagkuha dito ng Luminous Lord. Probably, it's because nirespeto nila ngayon na capability ni Curtain G at ni JP. Pero ayun, na nga, na-secure pa rin ni Ling or ni H2 ang buff na yon. Walang nagtangkang kumuha ng Lord. Nirespeto ng dalawang kupunan ang pagkuha ng take na to because kahit wala si Zyda, depensa pa rin ang ginagawa ng Echo Crowd. But looking at this chance, again, this is a ticking time bomb from both of these teams. Lahat pwede magkamali. If ever magkamali sila dito, this could mean one wrong move. Pwede sa direct sa base. Yeah, yun na nga. Isang maling move lang para sa magkabilang panig. Pero ngayon, at ang ginagawa ng next play Evos dito, pinaparamdam nila na kami ang pepwesto dito sa Lord. Hindi ka pwede rito, JP. Doon ka sa malayo. At tinan natin si El Piso ngayon. Actually, napop yung emo niya kanina. So wala siyang chance ang ma-maximize yung immortality rito. So may threat para kay El Piso. And if ever na medyo magmalalim siya, baka madali siya. Buti na lang kamo, no, yung ginagawa ng Echo ng next play Evos dito na paghahati-hati sa gitna, sa taas at doon sa may bandang ibaba. Ang laking problema na itudulot nito sa Echo kasi naghahati-hati rin ng Echo rito eh. Yeah, and now habang hinihintay pa rin natin dito, wala pa rin nagtatangka pero Mycophobia. Nahira dito si JP, okay, nagamit ng ultimate. Pero pinapatunog pa rin nila ang Lord. Wala pa rin tatangka. Wala nang depensa ngayon ng Echo Proud. Pero it's still the pick-offs ang gustong gawin ng next play Evos. Hinihintay nila kumuha ng blue dito si Zyda. Pero now, ninanakawan at ninanakawan nila ba si Outplay? Si backline? Pwede pa rin magpapasok dito, Burrito. Uy, tapos sa Blade. Itatakas na muna nila itong si H2. Ngayon, si Nico may ipit ba? Andun yung demonic force na, ikasala nga rin lang. Pero that penalty zone, Curtain Z ay tatakas na nga rin dito. Proc yung immortality ng isang Mycophobia. Buhay pa siya. And this time, susugod or may planong sumugod ang Echo Proud. Pero sabi ng mga members nila rito, okay lang yan, atras muna tayo. Kailangan mag-replenish ng kani-kanilang mga buhay and dumating na tayo sa punto na kailangan na nila rito ng setup. Ang problema lang rin kasi, Echo Proud, dumating na sa punto na nawawalan na rin ng damage itong Fanny na to. So nasukot na yung damage and ang masasabi natin na magiging main target na lang niya rito is El Piso kasi kayang-kaya na saluhin ng mga bruscos ng next play Evos yung damage na meron siya. Next play Evos, mukhang hindi muna nila pinapalapit dito si Outplayed onto this micro-macro games, onto the control of next play Evos sa map. Objectives pa rin. First 32 minutes game dito sa ating qualifier sa IESF. Wow. Dito natin nakikita, hindi pa rin sumusuko ang Echo. But if they make this pick-off work, pick-off ang pwedeng mangyari dito or pwedeng gawin. Either sa dalawang kupunan na to,
makakapagbigay ng way para makuha yung Lord. Malamang sa malamang. James, pinapahirapan niya talaga si Saida. I think, pinoforce nila na magamit yung retribution ni Saida para gumo or may chance silang gumo dito sa Lord. And this time, sali-saliwa yung mga bakbakan at masisecure ni Trimar. Walang purple buff si Saida dito, mga kaibigan. So, pwedeng gumo ang next play Evos dito. Bababa yung chance na kumulit itong si Saida with those cable plays at ngayon bumababa na into 70% yung buhay ng Lord. Reset ang itatawag na naman ng next play Evos. Nakailang reset na ba tayo dito sa laban na to? Echo Proud and next play Evos. Ayaw nila kunin yung Lord. Pero look at that. Ang sakit na ni Curtain Z sa mismong ultimate. Mukha na pa back away. JP sila mag-flicker pero grab the heavy spin pero hindi mo na kumonect sa next play Evos. James, sinusubukang palayuin si Outplayed at si Trimar. Mukhang naubusan dito ng flicker si JP para sa isang gulat. Pero ngayon, next play Evos, konting refill ng buhay. This Lord will be the next target. 14-14, JP. Ang ginagawa lang dito, tinatake na lang muna yung damage. Set up mo lang kay Elpizo. Next play Evos, go na ba ito? Pero si JP, nawalan na ng buhay. Pero lahat yung next play Evos, may nawalan dito ng isang membro. Ang Echo, Brown, wala na rin si JP. H2, wala na ang Akai. So ito na pagkakata ng next play Inspire, makabayo. Pero ngayon, si Zayda, anahanip. Si Mikofobia, target pa rin. Pero ang Echo, sinusubukan pa rin hilahin si Mikofobia. Pero si James nandito pa rin. On to the first kill. Si Zayda, sinusubukan pa takas. Pero ngayon, hindi na ata. And still, buhay pa rin. Oh my gosh, Echo Proud, 2-man down, H2, sinubukan tangkaing split ang base ng Echo Proud. Hindi pa rin siya nagtagumpay pero magandang effort ha para kay H2 na i-cut yung minions sa gitna or itulak yung minions dun sa may bandang gitna. Wala yung jungler ngayon ng Echo Proud, same with their setup hero. Pwede na nilang ituloy ito. Ngayon, Echo, tina-try, penalty zone, nilatag, rearward manipulation, papasok with the dive, and the Tempest of Blade. Pero saktong-sakto naman yung pagkaka-replenish ng buhay doon, pwede na mag-tower lock dito ang mga miyembro ng Next Play Evos, mga kaibigan. Nandito na sila. Ngayon, na-pop na rin yung lahat ng pwede nilang i-pop. And there you go, game number 2 ay ma ng Next Play Evos. Hirapan sa laban, comeback. Real for next play, Evos. Naging identity nila to. H2 with a split. Kanina sinugal na nila. Almost kalahati na lang yung buhay nila doon. But that was one heck of a gamble na ginawa ng next play, Evos. Nung nawala doon si Zayda, that was their open chance na ma-takedown or mabawasan ang damage capability ng side na Echo. Napakagandang performance. Actually, masasabi natin kind of a seesaw battle eh, pero it all boils down pa rin kung sino yung may advantage doon sa pagtulak ng mga minions. Kasi again, kung titingnan natin at babalikan natin, wala nang mga outer inhibitor turrets dito ang Echo. So lamang in terms of the minions itong next play Evos. And control, masasabi natin yes, may reroll manipulation din kasi ang laking tulong noon yung slow and as well as the damage output. Sobrang hirap naman talaga maglaro sa loob nun. Ang isa lang sa mga nakita ko doon, medyo lumalim din itong si Zayda to the point na nandun na siya sa may elbush na medyo delix talaga kasi doon nakakumpulan si James at si Miko. So talagang lumalaban sila to the point na sabi nila rito, itutuloy namin to, kailangan walang makakuha ng Lord. And this time, naging malaking dagok yung sa buhay ng Echo Proud na wala yung kanilang setup, na wala rin yung kanilang jungler at malaking opportunity para sa Echo na tapusin yung laban. Hindi na sila nagdalawang isip eh. Dumiretso na sila sa gitna. Actually, pumasok agad doon itong si Trimar, pumasok na rin si James. Binigay na nila mga ultis nila doon. Same with river manipulation. And again, the execution and yung timing. At dito nga magaling ang next play pagdating sa mga late game fight, di ba? Yes, the comeback potential ng isang Ling. So knowing na ngayon, next play, this is a 1-1, first tiebreaker game of the day. Yeah. So guys, ang ating first na laban ngayon, umabot tayo ng 30 minutes or more on this qualifier stage. So this is a best of 3. But there's a things that you expect sa mga laban na to, yung mga comeback,
And babalikan natin naman kung ano nangyari in the previous game para makita natin ang post-match stats ng game na yun. So, iba dito klase natin nakikita. Okay, guys. On to the items sa ultra late game. Hindi man magmamatter dito ang mga items na nag-ipon, but it's all about the capability kung how will you end the game. So nakikita natin, we are seeing a next play Evos getting the grip. Kasi kanina natin nakita early game, if we could see the gold graph of this gameplay, naging either inverted mountain ang nangyari dito sa side ng next play Evos. There was one part from minute 14 to 19 na talagang nag-struggle sa at nakabawi dito ang side ng Echo Crowd. Mainly because the rotation na binigay and yung presence ng isang Fovey sa sinasamaan palagi si Fanny. And to think, the damage output ng isang Beatrix nagmatter na lang nung late game. Because one factor na kailangan asikasuhin ng next play Evos was the damage of Echo or si Curtain Z. Dahil dito nila nakita na sa late game pa lang, spamming or poking na lang ginagawa ng Echo dito para palayo ang side ng next play Evos. So one factor that they saw or nakita nilang window dito is they either take Zyda or they either take JP. Because ang problema na naman ng next play Evos throughout the late game is the pushback or the hold or yung ipit na ginagawa ng isang Akai. Plus, ito yung binibigyan na opportunity sa isang Fanny para makuha ng damage or to paprock ng air superiority. Pero one factor na ginan-utilize dito ni Terizla, ang MVP natin, walang iba kundi si James, ang naging maganda ang tag team nila dito ni Amicophobia at ni H2, mainly because of the setups and the penalty zone na binigay nila. 3-1-9, only thing that mattered here was the Bloodlust Axe, and kung nakita nyo, kumuha siya ng Winter Truncheon. Dahil nga umabot tayo ng ultra late game, mataas ang damage na binibigay ng isang Fanny at isang Savior. So mainly, ang mindset ngayon ni James is probably to sustain, and if ever, ma-outplay niya ang Echo kung siya ang unang i-burst down. But if ever man mangyari yun, ang nangyari din dito is he gave so much way for Donut to El Piso na mapagana yung setup at si H2 yung last man to clean everything sa battlefield. Wala din problema sa retry battle because on point pa rin ang pagbagsak dito ng Ling ni H2. So balikan natin ang highlights kung paano nga ba